Remind mo ko, 7:30 akit tayo. Hello, good morning po. Ako po si Engineer Toto. At ako po yung sabi na nanay ko, kalbo, pero guwapo. Sabi naman ng aking asawa, ako yung tinatawag na Vin Diesel, the vlogger ng Pilipinas. At ngayon, ako po ay... For information of all passengers on Philippine Airlines, sa airport. Oh, ngayon, ako ay nagla-live sinasamantala ko ng panahon ito. At kung bakit ako sa kanyang plano ay para ihatid sa huling hantungan ng kapatid ko na babae na namatay, na si Ratrat Bim Rindel Causing. At siguro nakita nyo sa aking mga post. Yung maganda kong kapatid, tatlo po sila namatay na. Pareho po sila magaganda, matatalino pa lahat. Mga scholars lahat to. So, ang totoong leksyon ng buhay, kahit ano ka pakagaling, matalino ka man o hindi, mamamatay ka rin. Kung si Percy Lapid pa, walang nabubuhay na mahigit 100 taon. Except Enrique, Juan Ponce Enrique. Kaya magandang umaga po kay Amelia Alcala. Kay Elizabeth Ignacio Mundro. Siguro sa ngayon, hindi ko pa masabi kung safe on travel kasi wala, hindi pa ako nakasakay ng aeroplano. So, Amil Abanilla, magandang umaga po. Ako po ay obligado na lilipad para ihatid sa huling hantungan ng aking kapatid na namatay, si board member Ratrat Binglide. Siya po ay super ka isa-isang board member na nanalo sa South Cotabato na walang ginastos na pera. Ang kanyang pagkapanalo po ay gamit lamang ang kanyang popularidad. Naging popular po siya sa buong lalawigan ng South Cotabato dahil po siya ay magaling na broadcaster kasi galing po siya ni Percy Lapid. Matalim ang bibig kong magsalita pero magiliw pakinggan. Napagaling niya. Hinalo niya. Kumbaga matatawa ka pero matalim ang mga banat. At wala rin siyang takot na bumalas. Kaya siya binuto ng mga tao kahit na ang kalaban niya ay maraming pera, siya ay nanalo pa rin. Biro mo sa District 2 ng South Cotabato, pito ko kunin, number 5 pa siya. Pero sa Upper Valley, yung mga pag sinasabi namin na Upper Valley, yung mga bayan sa bundok, bayan ng Tibuli, bayan ng Lake Cebu, bayan ng Nurala, bayan ng Santo Niño, ay number 1 siya doon. So, because of her being ranked as number one, kahit medyo mumaba ang boto niya sa pinakamalaking vote lugar na sa Coronadal City at saka sa Tantangan at Banga, Surala, ay nabawi niya rin. Kaya, in short, ay panalo siya. Ngayon, sa eleksyon niya yan, doon makikita ang realidad na kahit kakampi niya sa partido ay nag-single voting, so tinraidor din siya ng mga kasama niya. Kaya mga iba dyan, alam mo na ako yung nagsabihin sa the reality of politics must stop. Yung ganun. Kaya dapat siguro gagawa ng batas na ibuboto ay 12. Di ba, langga? Yes. Kasi single voting, dapat mag, pag ako mag-senador sa 2025, ipapasa kong batas ay dapat kung 12 senador, dapat 12 din ang buboto. Kung hindi maging 12, not counted. Sabihin, ganun ang nangyagawa ang batas. Na sa tingin ko naman, ay hindi naman labag sa konstitusyon niya. Nagdepende sa argumento na aking gano'n. Okay. So ngayon, mamaya maglalive ako pag ineto, pag nilibing na namin kapatid. So, ganito po kayo hirap sa akin. Magagaling po sa Metro Manila. Lilipad pa. Para lang mailibing namin ng aming kapatid. So, ang aking kapatid naging board member na dahil lamang sa lakas na kanya. Gusto ng entrance sa passengers for boarding 2-8, number 6. Okay, tayo magpunta tayo. Pero, ang aking lang sasabihin, kung bakit ako nagpunta ngayon, may eximensi lang. Para sabihin sa inyo, sinisiguro sa inyo na ako mismo manguna magsasampa ng kasong DISBAR may laban kay Judge Romeo Santos Buenaventura at sa kanyang kapatid na si Attorney Emmanuel Santos Buenaventura. Total, na-DISBAR na rin ako. Idadamay ko na rin kayo, papag-DISBAR ka rin kayo. Dahil ang inyo naman ay dishonesty. Hindi kayo mga sinungaling kayo sa kasinungalingan. Ako naman ay hindi sinungaling.
okay lang sa akin kahit hindi na ako bugado, pero hindi mo makukuha yung aking talino. Mabubuhay na lamang po sa pagbibigay ng lecture at magtuturo ako sa mga gustong mag-bar exam, mga hindi nakapasa, at mga gustong mag-tech exam na matagal na natatapos pag-aral pero hindi man lang kumuha ng bar exam. Tuturuan ko kayo kung paano sumagot at para pumasakay sa bar exam. 100% kapag tinuruan ko ay papasa. Ganun lang po ang aking masasabi niya. Hindi naman kailangan magiging top notcher kayo para maging abogado. 75 lang ang kailangan para maging abogado. So, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang pinapangarap niya ng ITTY, tuturuan ko isa pagsagot. May magic sa pagsasagot ko ako matuturo. Iyan na naging aking kapital nung ako elektik ng bar exam. Nung ako elektik ng bar exam, ay siyempre nawala na ako ng pera noon. Ang retirement ko, inaubos nung ako retiro bilang editor sa People's Journal Tonight. Ay yung kapatid kong babae na si Lindy, yung Peristuer, siya nag-finance ng aking self-review at self-review lamang ako. Kasi hindi naman ako, wala kang makamang pera. So binigyan niya ko ng 30,000 a month pang-upa sa hotel. Hotel ako. Para doon sa 6 na buwan, doon ako nag-aral, study ako. Personal na dahil tiwala naman ako sa aking stock knowledge bilang graduate sa pamantasan ng Lusod na Maynila ay wala na akong ginagawa na iba na klaseng pagre-review kundi minaster ko ang mga batas sa pamamagitan ng pagsulat kamay ng lahat ng batas ng Pilipinas na kinakailangan sa 8 subject sa bar exam. Kaya ako po ay bilang produkto ng pamantasan ng Lusod na Maynila niminsan ay hindi ko hinangad na magiging mayaman. At ang gusto ko, ang pangarap ko ay magbibigyan ng magandang buhay ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng patas na justisya o katarungan para sa lahat. Kung may kasalanan ka, dapat parusahan ka. Ganun lang po yun. Para wala nang gagawa ng kasalanan kagaya ni Arne Teves, kagaya ni Pantag, ay dapat sigurado na kukulong ang dapat bumapatay. Dapat sana ganun lang gagawin sa Pilipinas. Okay? So with that, I promise to do my duty to the people as a scholar in the College of Engineering at Mindanao State University in Marawi City and a scholar at pamantasan ng Lusod Maynila College of Engineering. Gagawin po yan. Yan na maging hansap po para sa Pilipino. Natatawag nila yung plano namin at sasakyan namin sa Pilipino.